So, yan. Yan coconut yan siya, guys. You don't even know me like that. Hi guys, in today's video, gagawa tayo ng snacks. So, ayan, pang merienda guys. Pero pwede nyo ito gawing pang negosyo. So, ang kailangan lang natin is, yung, ayan, mayroon tayong yung coconut in can. Kasi, walang fresh dito. So, kung may fresh kayo, pwede kayong gumamit ng fresh. So, buksan natin siya guys. Ayan. So, tapos i-drain natin yung kanyang syrup. So, i-drain natin. Huwag natin itapon, guys. Kasi gagamitin natin siya mamaya. So, ayan siya, guys. So, isit na aside natin to yung ating coconut meat. So, dito naman sa ating kawali, maglagay tayo ng 3 tablespoons of cornstarch. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng water galing sa ating coconut in can. Sayang coconut natin, guys. Tapos, ipaghaluin natin. So, wag muna natin siya lagyan ng apoy. So, i-mix muna natin, i-dissolve natin yung ating cornstarch. So, ilagay na natin lahat, guys. So, ayan. Tapos, lagyan natin ng konting sugar. So, 2 spoon, tablespoon. 2 tablespoons of sugar. Tapos, paghaluin natin. Tapos, ating iyon ang ating kalan. So, kailangan mahina lang yung apoy, guys. Dandahan. Tapos, i-mix ng i-mix. Hanggang mag-sticky yung ating cornstarch. Masarap ito. Siguradong magustuhan ito ng mga anak ninyo. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang ating notification bell para ma-notify kayo sa ating mga video. So, kung yung fresh na coconut ang gagamitin ninyo guys, mag-add kayo ng 1/4 cup of sugar kasi hindi siya matamis. Ito nasa can siya, so medyo matamis na siya guys. Pero may iba din na yung coconut sa can na may syrup siya guys. So, hindi na yun kailangan na. So, ilagay natin yung ating coconut. So, ayan. Tapos, ihalo natin siya guys hanggang mag sticky sila together. Saka natin siya i-wrap. Tapos, lagyan natin siya ng konting patak ng vanilla guys para medyo mabango siya. Pero kung wala, ayan, pwede nyo siyang hindi nalagyan. Optional lang siya, guys. So, ayan, guys. Ready na siya, guys. So, i-transfer na natin siya sa ating bowl. So, ayan. So, ngayon, i-wrap natin siya, guys, gamit ang lumpia wrapper. So, spring roll. So, meron tayong ganito. So, kukuha lang ako. At magbalo tayo. So, meron din tayong tubig para pang lock. So, para maklose yung ating spring roll. At meron tayong cheese. So, pagka walang cheese, okay lang yan guys. Pero, optional lang din yan siya. Sa gusto nga magkaroon. Lagyan ng cheese. So, ayan. So, maglagay tayo ng ating coconut. Ayan, yan coconut yung ginawa natin. So, ayan. So, spread lang natin siya, guys. Tapos, lagyan natin ng cheese sa gitna. Tapos, i-roll natin. So, ayan.
Tapos lagyan ng water sa dulo para malak siya. So ganyan. So i-continue niyo lang at iyan hanggang sa matapos. So repeat the process. Madali lang siyang gawin. At kung sa probinsya kayo, so mayroon kayong sariling buko. So konti lang yung inyong kailangan na mga ingredients. Mga sangkap. So ayan. So ayan, lakihan natin guys kasi hindi naman to siya paninda. So kung pang negosyo, ayan, siyempre huwag niyong damihan. Kailangan budget niyo din yan na magkano yung benta niyo at magkano yung puhunan. So, kailangan kumita din kayo. Prito na natin siya guys. Silagay yung ating kawali. Tapos painitin natin at lagyan natin ng mantika. So ayan. So mainit na guys. So ilagay natin yung ating spring roll. Hindi yan siya spring roll. Coconut roll. So ayan. So hindi nyo na siya kailangan na i-brown. Na i-brown talaga. I-crispy na lang natin yung kanyang wrapper. Kasi luto na yung coconut. So baliktarin natin guys. Para siyang turon. So ayan. So ayan, luto na guys. So ilagay natin siya sa ayan, lagyan natin ng tissue para yung mantika niya guys. Thank you for watching and hope you enjoy. Try natin yung ating luto. So, ayan. Ayan siya, guys. Oh, yummy. Oh, my God. So, itry nyo siya, guys. For sure, talagang magustuhan to ng inyong mga bata. So, ayan. Hindi ko siya pina-brown. Nintay ko lang na mag-crispy yung ating wrapper.